Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Papa San Juan Pablo Ikalawa. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ianda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumbayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan ni loob mong si San Juan Pablo Ikalawa ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa na iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwala ang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, alalahanin niyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kami mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isain sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at pinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo'y tayo'y kapwa nakalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan sa taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo na rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang poon ay nagsasalita
na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y maging payapa. Kung mangigsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poon ay nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibig magdadaugpalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari iyong pagtatapat, at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Ang poon ay nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poon ay nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila, kumarat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform. Talaga meron akong handang sermon para sa umagang ito. Pero habang nagdadasal ako, natapos magkumpisal, ang sabi ko lang, Panginoon, ano po ba ang gusto mong sabihin sa iyong bayan? At nasabihan ako na Pope John Paul II ang celebration at ako maglalabas mamaya ng kanyang relic para pahalik. Sabi ko, Panginoon, habang nandun ako, gusto mo bang sabihin ko ang kwento tungkol kay Pope John Paul II?
Total, naka-embedded dito sa mind ko dahil I was inspired by the story of Pope John Paul II kaysa sa hinanda kong sermon para sa umagang ito. At siguro nga, yun ang nais ng Panginoon. Ito'y kwento na ibinigay sa amin ng aming retreat master na isang Dominikanong pari. Mga 10 taon na nakakaraan sa retreat namin mga pari. Hindi ko makalimutan ang kwento na paulit-ulit na naglalaro sa isip ko sa mga panahong ako'y nanghihina at sa mga panahong ako'y bumabaksak. Meron daw isang pare na galing sa Pilipinas na medyo matalino at pinadala sa Roma para mag-aral. Pagdating sa Roma, dahil matalino yung batang pare, marami siyang idea kasi bata pa, idealist. Medyo nadiskurahi siya. Nadiskurahi sa simbahan, sa mga pinuno, sa mga ordinaryong Katoliko. Kaya dahil nadiskurahi, para bagang nadepress, umalis sa pagkapare, pero hindi nag-asawa. At napunta siya sa isang simbahan sa pintuan dun sa Roma na namamalimos. Dahil na-depress, nawala ng pag-asa, na-disillusion sa pananampalatayang Katoliko, yung pari na yun na umalis sa pagkapari na hindi nagpaalam, parang awol, napunta sa isang simbahan na mamalimos, madungis, marumi, linggo-linggo nandun na mamalimos. Sang araw, meron ding pari mula sa Pilipinas ang na-assign na magmisa doon sa parokyang kung nasaan yung dating paring namamalimos. Habang nagmimisa yung pare, napatitig siya doon sa dulo at nakita niya yung marungis na namamalimos. Tinititigan niya. Sabi niya, parang kilala ko to. Parang kilala ko tong taong to. Kaya matapos sa misa, gusto niyang lapitan pero nakatalilis na, umalis na. Sabi nung paring nagmimista, siguro kilala ko yun. Pamilyar yung mukha kahit na marungis siya. Sumunod na linggo, nagmimista yung pare, tingin siya ng tingin. Nakita na naman niya yung namamalimos na dating pare. Di niya alam na dating pare yun. Di pa niya kasi kilala kung sino pero sabi niya, namumukhaan ko. Tapos sa misa, dali-dali na naman yung pari pumunta sa likod para habulin yung lalaki. Nakaalis na naman. Ganun ang sitwasyon. Hanggang makadalawa, 3 buwan siyang nagmimisa. Hanggang natsyempohan niya yung lalaking namamalimos. Nung natsyempohan niya, hinawakan niya. Sabi nung pari, kilala kita. Pamilyar yung mukha mo. Yung namamalimos na kayo ko, unti-unting tinaas yung ulo. At nabigla yung paring nagmimisa. Sabi niya, ikaw? Sabi naman nung namamalimos, ako. Ako ang kaklase mo. Padre, sabi sa kanya nung paring nagmimisa, pari ka. Hanggang nagkwentuhan sila, sinabi niya ang kwento ng paring nadiskurahe, sinabi niya dun sa paring kaklase niya. Hindi makatulog itong paring kaklase niya, kaiisip nung kaklase niya naging pulubi na namamalimos. Anong gagawin ko? Paano ko siya maibabalik? Nagkataon, sa susunod na linggo, ang mga paring Pilipino ay may audience kay Pope John Paul II. At pagdating niya doon, sabi ng mga sa protocol, walang magsasalita. Magmano lang kayo sa Santo Papa. Walang magsasalita. So, yung paring kaklase niya, hindi napigilan ang saliling umiyak paghawak niya sa kamay ng Santo Papa. At naibulalas niya na sabi niya,
ang kaklase niyang paring namamalimos. After ng inkwento na yon, dahil napatagal ng kwentuhan, ginilid na siya at sabi sa kanya, sinabi ng segundo lang ang hawak sa Santo Papa at marami pang kasunod. After 1 week, tumawag ang sekretaryo ng Santo Papa doon sa pari na yon. At ang sabi, pumunta ka sa opisina ni Pope John Paul II. Isama mo ang kaklase mong namamalimos. After 1 week, nandun sila sa pintuan ng Batikano. At pagkatapos lumabas ang sekretaryo ng Pope John Paul II, at ang sabi, yung paring namamalimos, siya ang maunang pumasok. Pumasok, nagtagal, matagal. Yung paring isa alumpihit, bakit kaya ang tagal ng usapan nila? Maya-maya yung paring namamalimos na marungis, umiiyak, iyak ng iyak. Sabi ng pare, bakit ka umiiyak? Lumuhod si Pope John Paul II sa akin nang umpisal ng kanyang kasalanan. Ang sabi niya sa akin, pari ka pa rin. Anong sinabi sa iyo ng Santo Papa? Matapos siya mangumpisal, iyak na iyak yung paring pobre. Tumindig ang Santo Papa. At ang sabi niya, ako, si Papa Juan Pablo Ikalawa, obispo ng Roma, bikaryo ni Kristo, ang Santo Papa ng Simbahang Katolika, nag-antanda ng tatlong krus, ibinabalik kita bilang pari ng Simbahang Katolika. Humayo ka, pumunta ka sa simbahang iyong pinaglilimusan. Doon kita ina-assign at ipangaral mo ang pag-ibig, pagpapatawad na tinanggap mo kay Hesukristo. Tapos ang kwento. Pope John Paul II, ang kanyang, gustong-gusto ko yung kwento na yun, hindi siya mapanghusga, hindi siya nagparusa, nagpakababa pa sa isang paring nagkamali, nadiskurahi, muling ibinalik ng umpisal pa. Kababaang loob, ang ebanghelyo natin ay paghahanda. Hinahanda ba natin ang sarili natin sa pamamaraan ng kababaang loob? Sa pamamaraan ng panalangin? Sa pamamaraan ng pagpapatawad? Sa pamamaraan na kung saan nakikipag-ugnayan tayo sa mga kawawa? Naghahanda ba tayo sa buhay na ito? Alam nyo, merong kwento yung aking diakono kasama sa parokya. Meron daw magkaibigan na pumunta sa mga lamay ng patay. Napuntahan niya yung mga lamay ng patay para makikain, makikape, kasi nagugutom kahit di nila kamag-anak. Pagpunta nila doon, tinignan yung bangkay. Ang ayos, ang ganda ng damit, ganda ng sapatos daw, may alahas. Yung mga babae, mahaba na nga yung tenga, nakalaylay pa yung nakababibigat na bato. Postura, naka-makeup, malinis, maayos. Sabi ng magkaibigan, saan kaya sila pupunta? Tumingin na naman sa ibang bangkay. Maayos, postura, may alahas, maganda. Ang ganda na ataol, ang daming bulaklak, posturang postura. Saan kaya sila pupunta? Saan kaya lakad nila?
sa ating pagninilay, saan ka pupunta? Saan tayo pupunta? Ano ang pinaghahandaan natin? Kahit hibla ng buhok natin, hindi natin madadala sa pagharap natin sa Diyos. Kahit hibla ng sinulid ng damit natin, di natin madadala sa harap ng Diyos. Saan ka pupunta? Paano ang paghahanda mo ng sarili mo? Ang dami sa atin, meron ng, ano yun? Memorial plan ba tawag dun? Funeral plan? Namili ka na ng ataol. Namili ka pa ng damit. Tanong, saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa langit? Haharap ka ba sa Diyos? Hopefully, pupunta tayo sa langit. Kaya tinatawag tayo ngayon ng Diyos sa ating paghahanda. Ihanda natin yung sarili natin nang sa gayon pupunta tayo sa Diyos. Hindi sa ibang lugar. Darating ang punto na yon ng buhay nating lahat. Wala kang dadalin kahit singkong duling. Wala kang mabibit-bit kundi ang puso mong malinis. Nawa sa ating pagninilay ngayon, binigay ko ang isang halimbawa ng santo natin, Pope John Paul II, na narinig ko rin sa kwento ng isang Dominikanong pari na nagpalakas ng loob ko na tayong lahat din tumatanggap ng awa ng Diyos. Pangaral nyo rin, sambitin nyo rin, hangalin ang awa at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno sa atin. Sabi sa akin po, after the Mass, ilalabas po ang relic, first class relic ni Pope John Paul II. Siyempre, magbibindisyon muna kami ng holy water. Pipila po kayo dito. Huwag niyong kakamayin yung relinquary. Meron sana kayong panyo, punas nyo, veneration natin yon sa kaniya. Lalagay po dito sa gitna mamaya. Tayo mga may sakit, tayo mga nanghihina ang loob, tayong mga makasalanan, nangangailangan ng kapatawaran at kalakasan. Lalagay dito sa gitna po mamaya after the Mass. Haplusin natin si Pope John Paul II. Sabihin din natin sa kanya, ay, may problema ko. Matatapos na rin sa awa ng Diyos, sa tulong mo. Ay, may sakit ako. Gagaling na ako sa awa at tulong ng poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng panalangin mo. Ay, madamot ako. Magiging mapagbigay ako sa awa at tulong ng mahal na poong Jesus Nazareno. At sa tulong ng panalangin mo, Pope John Paul II. Nawa sa ating pagninilay, makita natin ang ating sarili, makita natin ang dakilang awa at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salumbungin si Kristo sa anumang oras. Panalangin natin ang ating mga kapwa na may pananalig. Ang itutugon po nating lahat, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Pakiulit natin, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya nang may kasipagan at dedikasyon.
Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tumahimik po tayo, sumandali, time-time po nating sambitin ang ating mga pansariling pasasalamat at mga kahilingan. Lalo na po ang mga may sakit. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tignan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal. Umaasa kami na sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon.
Ngayon, si San Juan Pablo Ikalawa ay pinararangalan. Sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kimbanala mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista at ni Papa Juan Pablo Ikalawa, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ni anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig, kagalingan na mula sa mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. O kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang ating lakas, ang ating kayamanan, ang ating kagalingan. Mapalad tayong tinawag ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa panganib
sinlak, matatakot kung ako'y lagi nasa pili na. O Diyos, sana'y paipulutan na lagi sa banal mong harapan. Ang pinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan at ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw sa pamanin mo'y announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan na may temang devotee to disciples. Ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin na malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Juan Pablo Ikalawa sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang kanilang mga pangako sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bibindisyonan po muna namin kayo bago po ilalabas yung relic ni Pope John Paul II. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinalangal at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinalangal at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinalangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinalangal ka namin.